Morning po mga kabayan. Bali ngayong umaga po pala. Mag-check tayo ng pre-in charge ng aircon. Kasi sobrang init na ngayon. Bali 40 degree na ang temperature ngayon dito sa Saudi. Yan po, sobrang init. Dito pala ako sa rooftop ng hotel. Mainit ng mabuti. So, samahan niyo po pag-check ng freon na gauge, freon na charge ng aircon. Ayan. So, bali, sinaksak ko na yung charger. Ayan. Nakasaksak na. So, bali, ang karga niya ay 64 PSI. So, tama-tama lang po. Saka yung amperahe niya is 29.5 amperes. Ayan po. Tapos, malamig naman siyang mabuti. So, tama-tama lang yung karga. Bali, 64 lang siya. Pagdating ng tanghali o kaya hapon, tataas pa yan. So, tamang-tama lang. So, kailangan chinecheck natin yung amperahe ng aircon pag ganitong tag-init kasi nag-high ampere minsan. So, pag nag-high ampere, ibig sabihin, sobra yung karga ng freon. So, yan yung mga binabantayan ko dito. Pagka ganitong sobrang init. Tignan po, sobrang init. Ayan. Tag-init na talaga sa Saudi. Sa rooftop. Ayan yung unit ko. Tuloy-tuloy yung gamit niya kasi VIP yung gumagamit ng aircon na yan. So, kaya kailangan time to time chine-check. So, yan. Okay naman po ang ano, ang karga ng freon. So, walang problema. Bali, Train po pala yung unit natin. Train Air Conditioning Company. So, napakatibay. 20 years na ata ito eh. Kasi dumating ako dito, nandito na siya eh. 12 years na ako rito sa hotel na nagtatrabaho. Hanggang ngayon, yan pa rin. So, may nasisira lang sa kanya. Mga minor lang. Capacitor. Yan lang. Bali, ganyan lang. O, minsan, nagkakaroon ng leak. Madali lang repairin. Awa ng Diyos, hanggang ngayon buhay na buhay pa rin yung unit. 100% pa rin yung ano niya, yung trabaho niya. Yung lamig niya maganda pa rin, mabuti. Ayan. Train Company, Train Air Conditioning. So, balian na muna po mga kabayan ang video ko ngayon. So, susunod na lang sa susunod na video, papakita ko naman sa inyo kung paano mag-repair kung may masira na aircon unit. So sa ngayon, awa ng Diyos, wala naman nasisira. So wala pa, check up muna tayo. So ingat po tayong lahat. Kaya nang sinasabi ko, God bless po, stay at home, keep safe. Maraming salamat po.